Napakahalagang matutunan ang pagbabasa dahil ito ang tumutulong sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Malaki ang mawawala sa atin at di natin makikita ang ganda at kahalagahan ng mga bagay sa ating paligid kung hindi tayo marunong magbasa. Ang pagbabasa ay makatutulong sa atin upang makarating sa mga lugar na hindi pa natin nararating. Sa tulong ng pagbabasa, nahahasa ang ating imahinasyon at lumalawak ang ating pag-iisip. Kapag marami na tayong alam, marami rin tayong maibabahagi sa ibang tao. Kaya kayo ay aking hinihikayat. Halina at tayo'y mag-aral bumasa. Marungko approach. Ang marungko ay isang approach sa pagkatuto sa pagbasa na kadalasang ibinibigay ang tunog ng bawat titik sa alpabeto. Sa ganitong paraan, madaling matututunan ng bata ang pagbabasa kapag nalalaman na nila ang tunog ng bawat titik ng alpabeto. Unang aralin, titik M. Tunog pag malinamnam ang pagkain. Titik M. Ito ang tunog ng titik M. Gayahin niyo nga ako. Kayo nga, basahin nga ninyo ang mga sumusunod. Isa pa. Mahusay. Meron pa. Magaling. Ngayon, alam mo na ang tunog ng titik M. Ulitin nga natin. Titik M. Ikalawang aralin, titik S, tunog ng isang ahas. Titik S. Kayo nga mga bata, gawin nga ninyo ang tunog ng titik S. Magaling! Ito pa! Mahusay mga bata! Ikatlong aralin, titik A. Ang tunog ng titik A ay A. 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 Ang tunog ng titik A ay A. Gayahin nga ninyo ako, mga bata. A. Ngayon, inyon ang pagkakataon para banggitin ang tunog ng titik A. Mahusay, mga bata. Isa pa. Ito pa. Napakagaling! Ngayon, alam na ninyo ang tunog ng tatlong titik. Ang titik M, titik S, at titik A. Ano nga ulit ang tunog ng titik M? Ano nga ulit ang tunog ng titik S? Magaling! S. E ang titik
A. A. Mahusay. Ngayon, handa na kayo sa susunod nating aralin. Sa araling ito, atin ang pagsasamahin ang tunog ng titik M at ang tunog ng titik A. So pag pinagsama ang M at A, ito ay magiging MA. Ulitin nga natin, M, A, magiging MA. M, A, MA. MA, 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 MA. Narito ang ilan sa mga salita kapag pinagsama natin ang tunog na A at MA. A, MA. Tayo ay makakabuo ng salitang ama, ma, ma. Tayo ay makakabuo ng salitang mama. At pag pinagsama natin ang a at m, ito ay magiging am. Sa susunod na slide, maaari ninyong gamitin upang mabasa ang ilan sa mga salita nang wala ang aking paggabay. Kalimang aralin, pagsasama ng mga tunog na m, a, at s. Naririto ang ilan sa mga salita kapag pinagsama-sama natin ang mga tunog na m, a, at s. Halina, basahin natin mga bata. As. Sundan niyo si teacher. Asa. Aasa. Am. Ama. Mas. Masama. Masasama. Mamasa. Masa. Mamasa-masa. Mama. Sama. Sasama. As sam. Panghuli ay sama-sama. So narinig ninyo mga bata kung paano siya pantigin. Ngayon sa susunod na slide, kayo ulit ang magbabasa nang wala ang aking gabay. Handa na ba kayo? Mahusay! Kung ang lahat ng mga salitang ito ay inyong nabasa, binabati ko kayo dahil nakakabasa na kayo.
Handa na ba kayo sa susunod nating aralin? Nice ba ninyong maglaro, mga bata? So, meron akong hinandang isang laro para sa inyo. Nakikita ba ninyo ang link na ito? Narito ang hakbang upang malaro ninyo ang sinasabi ko. Una, i-highlight ang link. Pagkatapos ay right-click at i-click lamang ang open hyperlink. Maraming salamat po at enjoy!